Hi everyone! Welcome po muli sa aking channel. Today, gagawa tayo ng pizza from scratch. Itong pizza doon na ito guys, tumatagal po siya ng hanggang 3 months. Ilalagay nyo lang po siya sa freezer. Ituturo ko po sa inyo kung yung tamang pag-defrost po at yung tamang paglagay natin sa freezer. Hindi nyo na po kailangan bumili ng pizza sa labas. Kung kailan nyo po gustong kumain ng pizza, kukunin nyo lang po yung pizza doon nyo sa inyong freezer. Then pwede na po kayong gumawa ng pizza. So tara, mag-uumpisa na po tayo. Una natin gagawin, kailangan natin ng container. Then, maglalagay tayo ng 300 ml na warm water. Then, lagyan natin ng yeast. Instant dry yeast po yung ginamit ko, 5 grams. Then, yung ating honey, 5 grams din po. Then, mimix lang natin siya hanggang sa madisolve yung ating yeast at saka yung ating honey. Then, next natin ilalagay yung ating flour. Ang gamit ko po ay yung type 00 po na flour. Kung wala po kayo nito, pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. Imimix lang natin siya hanggang sa madissolve lahat at magiging fully mixed na siya. Parang ganito po yung texture niya. Then, tatakpan natin siya at paalsahin natin siya ng 1 hour. Itatabi lang natin siya sa room temperature. Papakita ko lang pala sa inyo guys, ito po yung ginamit ko. Ayan po, type 00 po yung nakalagay. Pero pwede pa din po kayong gumamit nitong all-purpose flour kung wala po kayo nito. After 1 hour, i-check natin yung ating ginawang mixture. Ito na po siya, ayan po nakikita nyo, nag-bubbles na siya. Then ngayon, ilalagay natin siya sa ref. Sa fridge lang po, overnight or 24 hours. Then kinabukasan natin siya gagamitin. After 24 hours po, ito na po yung ating dough or yung ating free fermented dough na ginawa. Ayan, nakikita nyo, mas dumami po yung bubbles niya. Ayan, umalsa na po siya. Ito na po yung pinaka-yeast natin. Sa isang malaking bowl, maglalagay tayo ulit dito ng warm water, 700 ml po. Then, ilalagay na natin yung ating ginawang free fermented dough. Ayan, then imimix lang natin siya hanggang sa madissolve yung fermented dough natin. Ayan, ito po yung magbibigay ng magandang crust po doon sa ating pizza. Haluin lang natin hanggang sa madissolve na yung ating free fermented dough dito sa ating water. Then, next natin ilalagay yung ating flour. Again po, kung wala po kayo ng type 00 na flour, pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. Ngayon, ilalagay muna natin, kalahati lang muna ng flour yung ilalagay natin. Then, imix natin siya hanggang sa mag-combine siya na wala na kayong nakikitang dry na flour. Bago natin ilagay yung ating salt. Pag ganyan na po, ilalagay na po natin yung ating salt. 40 grams po or 2 tablespoon. Imimix lang natin hanggang sa madissolve na yung ating salt na nilagay. Then, add mo na yung remaining flour kanina. Then, imimix lang natin siya hanggang sa mahalo siya ng konti. Gumamit lang po ako ng spatula bago natin siya ilipat sa ating mat. Pwede din po kayong gumamit ng scraper. Ngayon, ililipat na natin siya dito sa ating counter o dito sa ating mat para medyo mapabilis po yung pagmasa natin. Mamasahin lang natin siya guys hanggang sa mag-well combined siya at magiging smooth na siya or wala na kayong nakikitang dry flour. Mas mabilis po guys gumawa ng pizza dough kaysa doon sa mga tinapay na ginagawa natin. Dito po, hindi na natin kailangan na gawin yung window pane test. Basta pag nag-smooth na siya, ready na yung ating pizza dough. Gumamit din po kayo ng scraper para hindi po masyadong dumikit yung dough sa inyong mat. Ayan po, nakikita nyo yung ating dough. Sobrang sticky po niya. Pero wag na po kayo mag-add ng flour guys. Ang gagawin nyo po, tatakpan nyo lang po siya ng bowl, ng ginamit yung bowl. Tatakpan nyo siya din. I-rest nyo siya ng 15 to 20 minutes. Pwede na po yon. After 20 minutes, eto na po yung ating dough. Ngayon, ang gagawin naman natin, maglalagay tayo ng oil dito, olive oil dito sa ating kamay.
Then, ang pagmasa pala guys, huwag natin siyang lagyan ng pressure pag nagmasa tayo. Iangat nyo lang po, tapos itupi nyo lang. Gagayahin nyo lang po yung ginawa ko. Huwag nyo na po siyang masahin kagaya ng una natin ginawa. Dapat ganyan lang po. Gayahin nyo lang po yung ginawa ko guys. Iangat nyo lang yung dough, tapos itupi nyo po siya pailalim. Huwag nyo po, again po, huwag nyo po siya lagyan ng pressure. Kailangan po may air pocket po sa loob or yung air bubbles na tinatawag. Yun po yung nagbibigay ng magandang crust po dun sa ating dough. Para na magiging fluffy po siya. Ituloy nyo lang po tong proseso na to guys hanggang sa magiging smooth na yung ating dough. Again po, huwag nyo po lagyan ng pressure. Ganyan lang po, gently lang po yung paghawak dito sa ating dough. Ayan, itupi nyo lang siyang pailalim. Ayan, sabay iikot nyo, angat, tupi, at saka ikot nyo lang po siya. Ayan po, nakikita nyo, unti-unti na po nag-smooth yung ating dough. Ayan. Then ngayon, pag ganyan na po yung ating dough, iikot nyo lang siyang paganyan. Ayan, para yung sa ilalim po, magiging smooth din po. Dapat po yung smooth surface po, nasa ibabaw po lagi. Ayan po, gayahin nyo lang po yung ginawa ko guys. Iikot nyo lang siyang ganyan. Hanggang sa tuluyan na po magiging smooth yung ibabaw ng ating dough. Ngayon po, maglalagay tayo ng olive oil dito sa ating dough. Ayan guys, nakikita nyo ba yung mga bilog-bilog na yan? Yan po yung sinasabi kong mga air pocket or yung mga air bubbles. Then ngayon, ilalagay natin siya dito sa ating bowl na may olive oil. Paalsahin natin siya ng 30 to 35 minutes. Ayan, nilagay ko lang siya sa oven guys na nakabukas yung ilaw pero nakapatay po yung oven. Eto na po siya after 35 minutes. Ayan, nagdoble na po siya ng size. Hahatiin natin siya ngayon sa parehong size. Itong recipe po na ito, makakagawa po siya ng 10 pizza po. Yung size po ng pizza is 8 to 10 inches po. 250 grams po bawat isang dough. Depende na po sa inyo guys kung ano po yung gusto nyong laki ng inyong pizza. Pwede po 12 inches, pwede po 14 inches po. Ayan, ito po yung medium size lang po ito, 8 to 10 inches po. Ayan, bibilogin nyo lang siyang ganyan. Ganyan po ako mag-cut po ng dough guys. Itutupin nyo siya pa ilalim para yung smooth part po nasa ibabaw. Ayan, gagayahin nyo lang po. Yun, ganyan lang po siya. Itupi nyo siyang pailalim. Then, sabay putulin nyo po yung inyong dough. Kailangan po lagi guys, yung makinis na part, yung nasa itaas or nasa ibabaw. Then, pwede rin po, ganito po yung gagawin nyo. Pwede nyo siyang ikat gamit ang scraper. Then, ganun din po ang gawin nyo. Itupi nyo rin po siya. Eto na po yung lahat ng ating nakat na dough. Ngayon, maglalagay lang ako, gumamit ako ng semolina guys, pwede rin cornmeal, or kung wala po, pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour din. Then, ilagay na natin yung ating dough. Maglalagay po kayo ng space para pag umalsa po yung inyong dough, hindi po sila magdikit-dikit. Then, lalagyan natin ng olive oil yung ibabaw ng ating dough. Tatakpan natin siya ng cling wrap ngayon. Kailangan po balot na balot po siya at wala pong makapasok na hangin dito sa ating dough para hindi po mag-dry. Pagkatapos po natin siyang lagyan ng cling wrap, ilalagay po natin siya sa room temperature. Ako po nilagay ko po siya sa oven na nakabukas lang po yung ilaw. Palasahin natin siya ng 2 hours. After 2 hours, ito na po yung ating dough. Nagdoble na po siya ng size. Ngayon po, kung hindi nyo po siya gagamitin or kung hindi po kayo gagawa ng pizza, pwede nyo na po siyang ilagay sa freezer. Ito na po yung magiging frozen dough nyo. Ayan. Pero po ako, yung isang tray lang po yung nilagay ko sa freezer. Then yung isang tray naman, gagawa tayo ng pizza ngayon.
Ayan, ilagay natin siya dyan for 24 hours or overnight bago natin siya ilagay sa Ziploc bag. Ito na po yung frozen pizza doon natin. Ito naman yung isang tray, gagawa tayo ng pizza ngayon. So, tandaan nyo guys, after 2 hours, pwede na po kayong gumawa ng pizza kung ayaw nyo po siyang ilagay sa freezer. Ngayon, naglagay lang ako ng simulina dito sa ating scraper para hindi po dumikit yung ating dough. Ito po yung sinasabi kong simulina guys. Kung wala po kayo nito, pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. Ayan. Then, gagamit lang tayo nito para hindi po masira yung shape ng ating dough. Kailangan po may scraper po, ganyan po. Then, naglagay lang din po ako ng simulina dito sa ating mat or all-purpose flour po pwede. Then, ganyan lang po ang gagawin natin guys. Ipipress nyo lang siya. Ayan, pababa. Ayan. Depende po sa inyo kung paano po kayo mag-shape ng inyong dough. Ito po, pang bahay lang po ito, pang merienda lang po ito ng mga kids ko. Pwede nyo rin po siyang i-stretch pa ganyan, paikot, para hanggang sa lumapad po siya. Yung kapal po ng pizza guys, depende po sa inyo kung gusto nyo po ng thin crust. Pwede rin po yung medyo makapal. Ayan. Then ulitin lang natin dito sa isa nating dough. Ayan, after natin po ma-shape yung ating dough, ililipat na natin siya dito sa ating nakahandang baking tray or pwede rin po kayong gumamit ng pizza pot kung meron po kayo. Then, ito po yung kinamit ko na pizza sauce guys. Binili ko lang po ito sa grocery. Pero ilalagay ko po yung ingredients ko, yung homemade ko na pizza sauce. Ilalagay ko po sa description box. Ngayon, ibabrush natin yung gilid ng ating pizza ng olive oil para maganda po yung kulay ng ating pizza, para mag-golden brown po siya. Dapat po, naka-preheat na po yung inyong oven sa pinaka-maximum po, yung pinaka-mataas na oven temperature po, para mabilis po maluto yung ating pizza dough. Bake natin siya ng 10 minutes or hanggang sa mag-golden brown lang yung gilid ng ating dough. Ayan, then ilalagay na natin ngayon yung ating toppings. Pwede po kayong mamili kung ano pong gusto nyong ilagay na toppings sa inyong pizza. Ayan po, ito po yung paborito ng kids ko, yung pepperoni po. Then ngayon, maglalagay lang tayo ng olive oil. Ibibake natin siya ulit hanggang sa magmelt lang po yung ating cheese. Ito na po yung ating pepperoni pizza. Ayan po, at again po, pwede po kayong mamili kung ano pong gustong toppings ang ilalagay nyo sa inyong pizza. Nakalimutan ko pong sabihin, kaya po natin binake po yung una yung ating pizza dough para hindi po masunog yung ating toppings or yung ating cheese, kasi pag sinabay nyo po siyang i-bake, bali hilaw pa po yung ating dough tapos yung ating cheese nag-melt na po siya. Kaya yun po yung ginawa ko guys, binake ko muna yung ating pizza bago natin nilagay yung ating toppings. Then ngayon guys, papakita ko naman sa inyo kung paano natin ipa-frozen yung ating pizza dough na natira, yung nilagay natin sa freezer. And after 24 hours guys, ito na siya, sobrang tigas na niya. Ngayon, ilalagay natin siya sa Ziploc bag bago natin siya ilagay ulit sa freezer. Then after niyo po siyang malagay sa freezer, pwede niyo na po siyang gamitin or anytime nyo siyang pwedeng gamitin guys. Tumatagal po siya hanggang 3 months or 3.5 months po, hindi pa po siya nasisira. Ayan, basta ilagay nyo lang po siya sa Ziploc bag, naka-individual po siya, yan ganyan. Then ngayon, ibabalik na naman natin siya dito sa freezer. Ayan, then next po, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano natin siya defrost bago natin siya gawing pizza. Ngayon po, ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin i-defrost yung ating pizza dough. Kumuha na ako ng 2 piraso. Then, gagawin nyo to guys. Halimbawa, kinabukasan nyo siya gagawing pizza. Sa gabi po, ilabas nyo na po siya sa inyong freezer. Then, ilagay nyo siya dito sa ating baking tray. Ilagay nyo rin po siya ng flour. Ilagay nyo yung inyong frozen dough. Then, babalutin nyo rin siya ulit ng cling wrap. Ayan, dapat po hindi po siya malagyan ng hangin sa loob. Lagyan nyo rin po siya ng flour yung inyong dough para hindi po siya dumikit. Then, after nyo po mabalot, ibalik nyo po siya sa ref. Again po, remind ko lang po, sa ref na po, hindi na po sa freezer. Sa fridge lang po, dyan lang po sa ilalim nyo ilagay. Then, overnight po siya nandyan.
Then kinabukasan niyo po siya kukunin. Ayan na po siya. And the next morning, ito na yung ating dough. Ayan, nakikita niyo malambot na siya. Ayan, hindi niyo na po siya kailangan i-rest pa. Idiretsino niya siya. I-shape niyo na siya ng pizza. Ayan, same lang din po sa una. Lagyan niyo rin po ng flour yung inyong scraper para hindi po masisira yung shape ng inyong dough. Then, ipipress niyo lang din siya ganyan. I-shape niyo lang siya. Ayan. 8 to 10 inches po yung size nitong pizza na ito. Again po, pwede nyo pong lakihan kung gusto nyo pong medyo malaki yung inyong pizza. Pwede nyo rin po siyang i-shape ng paganito guys. Iikutin nyo lang siya habang ini-stretch nyo siya. Ayan, depende po kung ano po yung gusto nyo kapal ng inyong pizza. Kung gusto nyo medyo manipis, ayan, lalaparan nyo lang siya ng konti. Then after po nun, ililipat nyo na siya sa baking pizza pan. Then pwede rin po kayong gumamit ng rolling pin, ganyan, pag kung gusto nyo medyo mapabilis yung pag-shape ng inyong dough. Then ganun din, lagyan nyo lang din po ng edge yung gilid ng inyong pizza para maganda po siya tingnan, hindi po matatapon yung mga toppings na ilalagay natin. Dapat po habang ginagawa nyo to guys, naka-preheat na po yung inyong oven sa pinaka-taas na temperature para i-bake na natin siya. Binake ko po siya ng 10 minutes hanggang sa mag-golden brown lang yung gilid. Ganun din po yung ginawa ko guys, nilagyan ko po siya ng olive oil sa gilid para maganda po yung kulay ng ating pizza. Then nilagyan ko na siya ng pizza sauce. Ganun din po, yung ready-made lang po yung ginamit ko. Then i-bake natin siya ng 10 minutes hanggang sa mag-light golden brown lang yung gilid ng ating dough. Nilagyan ko lang din po pala ng baking tray yung oven guys para mas mabilis po maluto yung ating dough. Mainit na po siya, nandun po siya habang naka-preheat yung oven. Ito na po yung ating pizza dough. Ngayon ilalagay na natin yung ating toppings. Pwede po kayong ulit mamili kung ano po yung gusto nyong ilagay na toppings sa inyong pizza. After nyo po pala malagay lahat ng toppings guys, pwede nyo rin po siyang ilagay sa freezer. Then pag gusto nyo po siyang i-bake, ibalik nyo lang po siya sa room temperature bago nyo po siya ilagay sa oven. Tumatagal din po siya ng weeks or month po kasi luto na po yung dough natin. Then ganun lang din po guys, after nyo po malagay yung toppings, ibibake nyo lang din po siya hanggang sa mag-melt yung inyong cheese. Naglagay lang din po ako ng basil na dried at saka oregano. Pwede po kayong gumamit ng fresh kung meron po kayo. Then naglagay din po ako ng olive oil bago natin siya i-bake. I-bake natin siya guys hanggang sa mag-melt lang yung cheese. Mabilis lang po siya i-bake guys kasi yung ating dough luto na po siya. At eto na yung ating pizza guys. Ayan, luto na siya. Ayan, ihanda na yung malamig na inumin dyan. Napaka-perfect lang ng dough niya guys. Ayan, crispy yung ibabaw niya. Then yung loob naman ng ating dough ay malambot. Hindi nyo na po kailangan bumili ng pizza sa labas at medyo may kamahalan po. Pwede nyo na po itong gawin sa inyong bahay at pwede nyo rin pong i-stack yung inyong dough. Anytime po na gusto nyo gumawa, pwede po. Sana po masubukan nyo rin po ito at napakadali lang po niyang gawin at napakasimple lang po ng ingredients po ng ating dough or ng ating sangkap. At kung may tanong pa po kayo, pwede po kayo mag-comment sa ating description box. Sasagutin ko po kayo. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.